Hi, hello. My name is Alfie. May gusto lang ako share sa inyo kung paano ko na-reach yung requirements ni YouTube sa loob ng 65 days. Kasi may mga nag-PPM kasi sa akin matapos kong i-post yung approval ni YouTube na na-monetize na ako. May mga nagtatanong na, Kuya, paano mo nagawa na ano, na makuha yung monetization sa loob lamang ng 2 months? Yan, bali, simulan natin dito. Nag-umpisa yung channel ko talaga noong July 12, 2019. Pero wala talaga siyang video, kahit isa. Bali, ginawa ko lang siya para makapag-react ako sa mga post ng mga kaibigan ko na may channel sa YouTube. Ganun lang. Yun lang talaga intention ko nung una. Bali, kasi ako, nagbabanda kasi ako. May channel yung banda namin sa YouTube. Ngayon, nahilig din kasi ako mag-cover ng mga video. Kita naman sa content ko, di ba? Mga cover ng music, ganun. Nag-try akong mag-cover, tapos yung mga video ko, bale, may mga video ko sa YouTube na kino-cover ko. Sa YouTube na kino-cover ko, na nasa Facebook na ngayon. Bale, naisip ko, bakit kaya yung mga video ko na nasa Facebook, ilagay ko sa YouTube? Yung nilagay ko siya sa YouTube, nitong April 5, 2020. Tatlong video yata yun, tatlo or apat, ganun. Bale, wala pang viewers nun. Bale, shinare ko lang siya sa mga kaibigan ko, para kahit pa paano may viewers, ganun. Ngayon, bale, dahil sa kagustuhan kong dumami yung mga magpapasub sa akin, mga subscriber ko, sumali ako sa Facebook ng mga sub to sub, yan. Produkto rin talaga ako ng sub to sub, sa totoo lang. Tapos, sumali ako sa mga watch hour, mga watch time, and sumali ako sa mga ganyan, yung watch to watch, VLS, mga ganun. Pero sa totoo lang, kasi parang hindi siya 100%, kumbaga sa mga nakakausap mo, hindi lahat tapat, sa totoo lang. Hindi ko naman sinisiraan, pero hindi lahat tapat. Ang legit lang talaga yung mga nag-Facebook live na nakaano sa laptop tapos magpapasub ka, yun talaga, legit talaga yun pag-VLS ka rin kasi makikita mo talaga or kung mga naka-screen recording yun. Ngayon, dahil sa trinabaho ko siya nung simula ako ng April 5, pagdating ko ng April 28, nag 100 subs na ako. Siguro yung watch hour ko noon umabot na ng mga 300 ganun, kasi talaga mas maraming watch hour na pinapagawa ko ganun. Ngayon, nag-isip ako ng ibang way. Sabi ko, parang hindi yata aabot kasi kinumpute ko yung watch hour ko. Inisip ko na umaka 10 hours ako sa isang araw, kukulangin, hindi aabot ng 4,000 yung watch hour ko sa loob ng isang taon. Kaya eto, tinry ko siya. Bale, subok lang, pero umubra naman kahit paano. Bale, ang ginawa ko, nag-open ako ng Google Chrome, ganun, tapos hindi ako nag-sign in. Parang nag-open ako as guest. Tapos nag-open ako ng dalawang tab. Parehong YouTube. Andun yung channel ko pareho. Tapos pinagana ko yung playlist. Sinayaan ko lang siya, naka-minimize lang. Tapos nag-open ulit ako ng isa pang tab na naka-sign in naman yung pinaka-account ko. Ngayon, kasi si YouTube kasi, napansin ko sa kanya, nagbibilang siya ng nag-delay kasi siya ng one day lagi. Bale, mabibilang yung watch hour mo, sa totoo lang, mga bandang alas 3 or hanggang alas 5, yan. Tapos, kinabukasan ulit, ganun ulit, alas 3 hanggang alas 5. Ganun lagi siya. Ngayon, bale, tinry ko siya, yung mga naka-minimize ko na tab. Isang araw, maghapon, naka-play lang siya. Bale, ang ginawa ko para magtuloy-tuloy, naka-random sa playlist ko, para doon lang talaga umiikot. Nung kinabukasan, nakita ko, sabi ko, ba't dumagdag? Ang lang yung dinagdag. Siguro nasa 15 hours, 20. May pinakamaki ko, nasa 30 hours. Yan. Kaya ang ginawa ko, sabi ko, effective pala to. Ginawa ko, sa isang araw, nakalimang tab na puro channel ko. Tapos naka-minimize lang. Ganun. Tapos, isa pang tab na naka-sign in naman yung pinaka-account ko. Para at least na monitor ko siya. Yun, pinaulit-ulit ko lang siya. Kaya lumaki yung watch hour ko. Then, umabot ako ng 900 plus na subs. 900.
Sabi ko, parang humihina na yata. Parang hindi na yata masyadong na ano. Kasi habang tumatagal, parang yung maghapon ko, nagiging ano na lang, nagiging 5 hours, 3 hours, ganun. Kaya sabi ko, mukhang nasisilip na. Kasi isa lang naman yan. Kasi isang laptop lang naman gamit ko. Kaya sabi ko, mukhang nasisilip na, ganun. Nung mga nakaumabot na ako ng 1K plus, di na talaga siya dumadagdag. So, tinigilan ko na. Ngayon, pagdating ng May 12, 2020, naka 500 subs na ako. Yan, 500 subs. Tapos, nasa 1K plus na yung ano ko. Nasa 1K plus na yung watch hour ko. Kasi talaga sumasala ako sa mga DC na mga ano, watch to watch. Yung mga batch to batch na kada isang batch may 20 na tao. Tapos kada isang channel, manonood ka ng 10 minutes. Depende yun kung anong gusto mo. May 20 minutes, may 30 minutes. Sumali ako sa ganun. Kaya talaga ang laki rin. Laki ng tulong sa totoo lang. Yun. Bali, pagdating ko ng May 27, dun ko na-reach yung 1K subs ko. Yun. Bale, pagdating ko ng 1K subs, yun nga, na-reach ko yung 1K subs, kaya lang dito naman na-reach yung watch hour ko, malaki pa ang kailangan. Kasi sabi ko, paano kaya to? Kasi hindi na gumagana yung ginagawa ko na naka-open lahat ng tab. Kasi nasilip na nga ako. Ganun. Pero hindi ako nawala ng pag-asa kasi sabi ko, masimulan ko na rin lang, ituloy ko na. So, dahil sa ganito na nga yung ginawa ko, pinagpatuloy ko lang siya nagpatuloy hanggang sa maghapon, puro na lang ako nagpapasub sa mga GC. Ang GC ko talaga apat, sa totoo lang. Kaya sa isang araw, nakakarami rin talaga ako kasi talagang naka-open lang lagi yung phone ko, tapos yung laptop ko, talagang multitask. Ngayon, yung dahil sa, ano, umabot na yung watch time ko ng 3,000 plus, ganun. Then, one time, sabi ko parang, ano eh, hinayaan ko na kasi sabi ko, kung maabot ko yan, okay. Kung hindi, okay lang din. Mahalaga, ginawa ko yung best ko. Then one time, kasi ako talaga, mahilig kasi akong, excuse me, mahilig ako manood ng mga movies, ng mga Korean, Tagalog, sa mga nakakilala sa akin, alam nila yan. Or, Thai na Tagalog, nag-upload ako ng isang movie. Isang movie na yon, sa totoo lang, copyrighted siya. Sa mga nagtatanong dyan, kasi meron talaga sa mga comment section ako nababasa kung hindi raw ba ako na copyright. Ito, sabi ko sa inyo, na-copyright talaga ako. Pero hindi ko siya binubura. Kasi nga, bukod sa, ano, laki ng tulong niya eh. Kasi pagka, ano ko, pagka upload ko sa kanya, isang gabi lang, ang laki na kaagad na nadagdag. Ayun din yung dahilan, kaya na-monetize ako. Kasi, ang laki ng dinagdag ng watch hour niya. Kahit na hindi siya eligible na nakakadagdag sa akin kasi talaga naka-copyright ako, okay lang kasi nakakatulong naman siya sa akin kasi doon dumami yung subs ko. Kasi itong after ko na maka 1K sub, tumigil ako. Pero dahil sa video na yun, dumami na dumami yun. So, umabot ako ng 3K subs ngayon. 3K na yung subscriber ko pataas. Hanggang ngayon, dumadagdag pa rin. Kaya maraming salamat din sa inyo. Ganun. Bale, eto na. Pagdating ko ng June 7, ayun nga, kasi yung video ko, na-upload ko yung movie na yon nung June 5. Bale, na-reach ko yung requirements niya ng June 7. Ayan. Yung na-reach ko yung June 7 na requirements ni YouTube, sabi ko, bah, ayos, kasi ang laki na idagdag niya, laking tulong ng movie na yun. Kaya lang, naisip ko agad, kasi may mga napapanood ako na YouTuber, sabi nga nun, huwag kang mag-recycle ng mga movie, ganyan. Pero yung movie na in-upload ko naman kasi, hindi siya galing sa YouTube, galing siya sa Facebook, tapos matagal na siya sa akin, bali, tinry ko na siya i-upload, na nag-work naman kato paano, kahit na copyright claim siya. Okay lang, kasi nakatulong yung watch hour niya, lang tulong talaga. Then, sabi nga ganun, kung ganun daw, kung di mo original content talaga, mukhang mahirapan kang ma-approve. Kaya sabi ko, nawalan ako ng pag-asa. Kaya, pero ginawa ko, sabi ko, okay lang, mahalaga, maano, pinagpapatuloy ko. Then, pagdating ng June 9, 2020, mga 3:20 a.m., nagulat ako kasi nag-email si YouTube sa akin.
na yun nga, naaprobahan na ako. Kaya nakakatuwa rin kasi dahil dun sa movie na yun na malaking tulong, bali naaprobahan ako. Kaya ngayon, dahil sa naaprobahan ako, pero hindi nangangahulugan na naaprobahan ako is yung mga video ko, lahat, is hindi copyright. Kasi pag cover ka ng kanta, matik na yun. Copyright claim lahat yun. Yun, bale, pero karamihan ng video ko, may sharing revenue. Tapos yung iba ron, talaga ineligible talaga. It means hindi siya monetized. Parang naka-block lang, ganun. Pero makapanood, ganun. Dumadagdag yung views, pero hindi siya magka-count sa'yo. Ganun. Pero okay lang, mahalaga nun. Nung nakatulong yung movies na yon para ma-monetize ako. Kaya sa mga small YouTuber din na kagaya ko, tuloy-tuloy nyo lang kasi kung mapapadiscourage kayo, mahirap. Diba? Gaya ko, ako na-monetize ako nang hindi ko na-expect. Ganun. Hindi ko sinasabi na mag-recycle kayo ng ibang ano, nakagaya ng ginawa ko kasi hindi mo rin mapapakinabangan talaga yun sa bandang dulo kasi pwedeng burahin ni YouTube yun or pwedeng ma-strike ka. Yan, yung dalawang yan. Ngayon, kung gusto mo na maging safe, gawa ka ng sarili mo talaga na content. Ako, gaya ko, bali siningit ko lang yung movie na yun pero talaga ang content ko is music. Kaya itutuloy ko yun. So, yun lang. Sana nasagot ko lahat. Sa mga hindi ko pa nasagot na mga tanong, comment nyo na lang or PM nyo na ako. Yung pinaka name ko sa channel ay hindi yung name, original name ko sa YouTube, sa Facebook. Yun lang. Maraming salamat.